So ayun. Ayun, nakuha ko nga pala yung ingredients ito kay Ma'am, ano, Ma'am Pressy. Ma'am Pressy Meteor. So, thank you, thank you. And then, Hi guys, welcome to my channel. Unang-una nga pala, thank you sa mga lahat na nag-subscribe sa channel ko, sa YouTube channel. So, I'm the person behind Happy Taste PH. Pero, kamo talaga sa celebrity. So, ayun na nga. So, ano, thank you. Thank you sa lahat na nag-subscribe na nagtiwala. So, for today's video nga pala, gagawa po tayo ng powdered milk cake. So, instead of, actually, nagawa ko na siya before. Ginawa ko steam, hindi siya oven. So, ang gagawin ko ngayon is oven na ano. Oven style. So ayun. Ayun, nakuha ko nga pala yung ingredients ito kay Ma'am Pressy Meteor. So, thank you. And then, yun, isa sa mga vlogger na sinusundan ko. And then, sinacheck ko. And then, binuview ko yung videos niya. So, subscribe din kayo sa kanya. So, ngayon nga, so yung gagawin ko natin is a steam. Hindi siya steam, so oven siya. So, ibibake po natin yung powdered milk cake po. So, ano na kailangan po natin na ito. So, and then, kailangan po natin ng harina. Bali sa harina po, ang kailangan po natin sa harina is all-purpose na harina. So, at least kailangan natin ng 1.5 cup po. 1.5 cup ng harina sa ito. Ayan. 1.5 cup na harina. And then sugar po, 1 cup and 1/4 cup. So ilalagay, imimix lang po natin sila. And then 1 1/2 tablespoon po ng baking powder. Ayan po siya. Ayan, 1 1/2 tablespoon ng baking powder. Mix lang po. Mix. Then i-add na din po natin yung gatas. So ang gagamitin kong gatas is yung birch tree 33 grams po. Ayan, tapos ito po birch tree 33. Add na po natin yung eggs. So, tatlong ikot po yung gagamitin natin. Mix lang po natin. Ayun na po, i-mix lang po natin siya. Then mag-add lang po tayo ng konting water kasi dry na yung ano natin. Since egg lang yung nilagay natin. Sorry. Konti-konti lang. Kasi lahat ng sugar na customer. Diba? Parang pag nagmahal ka, pag nasobrahan ka, wala na matitira sa'yo. Add lang po tayo ng cheese.
texture. Yung tumiling itsura yan. Tingnan ng cheese. So, cheese naman po depende sa inyo kung gano'ng kang kahilig sa cheese. Hindi naman kailangan may exact measurement tayo. Pwede nyo ubusin yung isang buong cheese. Okay na po yung ano natin, yung butter natin. Butter. Ayan. So, bago natin lalagay, isa-set muna natin yung oven kasi baka sira na yung oven ko kasi hindi na ako nag-lusto. Gawa-gawa ako tapos wala sira pa yung oven ko. Ito. So, kailangan po nasa baba yung apoy. Kahit wala siyang apoy, yung init pala. Ayan. Tapos yung temperature naman po at least 160. 160 degrees. Isa-set lang po natin siya into 40. Pagpatak ng 30 gagawin na po natin lalagay. Ayun na nga, ito na nga po guys. Okay na po siya. Ayan yung mixture po natin. So ito po na, dito na po lahat ng ingredients na minix lang po natin. Then mag-add lang tayo ng actually butter dapat to eh. 1 tablespoon ng butter. Pero mas ang gagamitin ko is yung margarine. Mix lang po natin. Mag-add din kasi ng flavor yung margarine. Yung butter. Okay, parehas na naman sila. Kung gusto niyo po mas mura. Mas prefer yung margarine. Pero kung okay lang, okay lang po yung butter. Parehas lang sila ng purpose. Ayan. So yeah, dapat ilalagay na po natin siya dito sa baking pan. So may nakalagay po siyang wax paper sa ilalim. Ayan, kung nakikita niyo. Ayan. Karin. May wax paper siya, saka may margarine sa panigit. Para hindi dumikit. Then yan, dump po natin. Let's see kung ano mangyayari kasi hindi ko pa na-try ito. First time ko siyang itatry, yung i-oven ko to. Kasi ang ginagawa ko is, naka-steam kasi gamit ko. Steam. Okay, sumasang natin. Sa tissue. Baka naman may gusto mag-sponsor ng tissue dyan. Kasi ang gastos ko sa tissue talaga. Kasi mag-add lang tayo ng cheese sa toppings ko. Pwede malagay ng cheese. Pwede pwede sa inyo kung gusto malagay ng kung ano-ano. Pero masarap din kasi yung cheese. Ilalagay natin sa toppings. Maganda yung tsura niya. Ta-da! Lahat ng konti. Konti lang. Yan. Yan. Ganyan yung maging tsura niya. So, since mainit na rin po siya, ako hindi siya umabot ng 30, okay lang po yan. Kasi mabantayan naman natin yung init. So, okay na po yan. Nainit na, pinit na po natin yung oven. Isala na po natin siya for 30 minutes. Well, let's see kung hanggang ilang oras o ilang minutes siya kasi hindi ko pa natatry talaga. Sana successful. Pero yung sa amin hindi. So, okay na po. Isala na po natin. Let's see kung ano mangyayari. Let's find out later. Buyers! So, ayun na po. Guys. I'm sorry. Sunog po yung ganitong ko. So yun, after 1 hour 30 minutes, naluto na yung ano natin. Ayan. Halika dito. Camera! Ayan. Ayan, tingnan nyo. Tiren! Pero okay na siya. Luto na po yan. Bali, naging brown siya kasi nilagay natin sa itaas yung init niya. So kukunin na po natin siya. So let's see. Tren, ayan. Ayan po yung tsura niya. Ayan, as you can see. Ayan, tren. Tapos, ayan. Lagyan lang po natin siya ng cheese. May baba ko. Wait,
So, ito na po siya, guys. Ayan. Powdered milk cake. So, dito. Sa last video po kasi, steam yung gamit ko. Pero, ngayon, oven yung gamit. So, tikman natin kung nasa talaga. Ito na po guys, ito na yung finished product natin. Taren! Ayan siya. Ayan, kung makikita nyo siya, ayan. Brownish yung ilalim niya. Pero yung dito yung sa, ito yung sa harap niya talaga. Nag-brown talaga siya. Brown siya. So, nag-switch lang ako ng init sa oven. Ito yung unang binake natin sa ilalim. Tapos, sinake natin sa ibabaw. So, titikman na po natin kung ano yung ano natin. Ayan na. Let's try. Sakto naman siya, masarap siya. Medyo moist siya. Medyo moist din sa gitna. Patayin natin titikim. Pamangkin ko ito yung titikim. Siya yung taga ano. Yung taga judge. Ay ka na, tikman mo. Hindi naman siya masyadong matamis. Iba, yes, itatas ako, iba ka munga nga. Ano yung lasa? Yan, alam niyo, ang sarap, hindi ako makapagsalita. Hindi pa siya magkaon. So, ayun guys, thank you for watching and don't forget to hit the subscribe button and then notification bell para updated tayo sa mga latest updates, latest uploads. So, yun, thank you for watching, Bars. Ching!